Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Stephen Curry pinagbawalan ng Warriors. Klay Thompson walang kupas. At ang nakakaloko na pasa ni Luka Doncic. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So isa sa mga games natin ngayong araw ay ang Golden State Warriors laban sa Memphis Grizzlies. At sa game na ito ay nakuha ng Warriors ang panalo sa score na 116-103. Wala nga sa game na ito ang kanilang two-time MVP at MVP candidate ngayon na si Stephen Curry dahil sa tailbone injury. At sa game bukas ng Warriors laban ulit sa Memphis Grizzlies, malabo pa din na maglaro si Stephen Curry ayon sa kanilang coach na si Steve Kerr. Ganun pa man ayon nga sa official reporter ng Warriors na si Anthony Slater, bago umano magsimula ang game kanina, gusto daw ni Curry maglaro. Ngunit hindi siya pinayagan dahil iniingatan nga siya ng Golden State Warriors. Mabuti na lamang at nag-init sa game kanina si Andrew Wiggins na gumawa ng 40 points, 8 rebounds at 4 assists. Bukod sa kanya ay tumulong din si Jordan Poole na nag-ambag ng kanyang 25 points. Gumawa din si Damian Lee ng 21 points at 5 rebounds. At ginawa ni Draymond Green ang kanyang role. Siya ay nagtala ng 2 points, 11 rebounds at 13 assists. So magandang balita nga ito sa mga fans ng Warriors dahil lang po pumilit si Curry maglaro kanina at ibig sabihin nito ay kaya niyang maglaro at hindi maluba ang injury. Sadyang pinagpapahinga muna siya ng Golden State Warriors. At mahalaga ito mga kaibigan dahil naghahabol nga sila sa top 8 ng West at bawat game ay mahalaga na may panalo nila. At isa sa mga dahilan kung bakit nga sila nalagay sa sitwasyon na alanganin ay ang bigla ang pagtamo ni Klay Thompson ng season-ending Achilles injury. Madami nga nagtataka kung katulad pa ba siya ng dati kapag bumalik siya. Isang bagay lang nga matitiyak natin dyan at yan nga ang kanyang shooting. Wala itong kupas mga kaibigan. Halina't panoorin natin ang ensayo kanina ni Klay Thompson na pinost niya sa kanyang official Instagram account. Corner 3 ball. You'll never leave me. Pure water. Oh yeah, stick her in there. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Come on. Oh yeah. Oh yeah. Come on. Come on. Come on. Come on. So kitang-kita nga mga kaibigan na andun pa din talaga ang kanyang shooting at hindi ito nawala. Ang kailangan lang talaga ipag-alala ng mga fans ay ang kanyang conditioning at durability. Habang isa sa mga games natin kanina ay ang Portland Trail Blazers laban sa Dallas Mavericks kung saan isang play ang tumatak sa mga manonood at ito nga ang nakakamanghang pasa ni Luka Doncic kay Tim Hardaway Jr. Ganun pa man, nakuha nga ni Doncic ang highlight ngunit nakuha pa din ng Blazers ang panalo sa dulo sa score na 125-119. Si Damian Lillard ay gumawa ng 31 points at 6 assists, 32 points, 4 rebounds at 4 assists naman si CJ McCollum at 18 points, 4 rebounds naman si Carmelo Anthony. Sa Dallas Mavericks mga kaibigan ay kinapos lamang ng triple-double si Luka Doncic. Siya ay gumawa ng 38 points, 9 rebounds at 9 assists at 25 points, 5 rebounds at 5 assists naman si Tim Hardaway Jr. Ang game na ito ay naging dikit mga kaibigan. Walang nakakalayo at nagpapalitan lamang sila ng kalamangan. Sadyang nag-deliver na naman ang mga clutch players ng Portland kaya naman nakuha nilang panalo. Isang problema ng Dallas Mavericks mga kaibigan ay ang pagiging inconsistent ni Kristaps Porzingis. Bilang number 2 option ng team na ito at ng kinabukasan ng franchise, hindi nga acceptable ang ginawa niyang 11 points sa game na ito. At last game ay 11 points lang din ang nagawa niya. 5 days na lang nga ay trade deadline na at hindi na ako magugulat mga kaibigan kung bigla ang may maganap na trade including KP. Ang Dallas Mavericks ngayon ay may record na 21 wins and 19 losses at 25 wins and 16 losses naman ng Portland Trail Blazers. Hindi muna akong gumawa ng update sa lahat ng games dahil hindi ko naman napanood ito lahat. Ayaw ko naman gumawa ng update na hindi ko naman napanood ang mga games at panay box score lamang ipapakita ko sa inyo. Kaya pasensya po mga kaibigan. At yun lang po ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.